Ako po si Father Oscar Andal, ang cura paroko at rektor ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Saint Padre Pio of Pietrelcina is the priest of the stigmata. His holiness as a person, as a Capuchin religious, and as a priest is a reaffirmation of God's unending and profound love for His Church in today's fast-changing world. Ang pambansang Dambana ni Santo Padre Pio ay talagang biyaya ng Diyos. Ang simbahan ay patuloy na tumutugon sa mga kailangan ng mga parokyano, komunidad, deboto at mga mananampalataya. Layunin namin na makapagbigay ng tahimik na lugar para makapagdasal ang mga mananampalataya, makipag-ugnayan sa kalikasan at sa Diyos. Ito ay isang sagradong lugar para sa lahat ng gustong manampalataya. Ang pambansang Dambana ni Santo Padre Pio ay itinatag noong 2003. Ito ay idineklarang Archdiocesan Shrine ng dating Arsobispo ng Lipa, Archbishop Ramon C. Arguelles. Sa ngayon, napakaraming deboto ang nagpupunta rito upang magdasal, humingi ng awa sa Diyos, at humingi ng tulong sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. There is something phenomenal in the way the Filipino devotees of St. Padre Pio have increased, and in the way the shrine has grown into an expansive complex that is visited regularly by tens of thousands of the faithful. We have healing liturgy every 23rd of the month, and every Saturday, when you come here, you will see a lot of people in deep prayer seeking St. Padre Pio's healing intercession. Marami ring tao na nagpapatutuo ng mga istorya ng pagpapala at pagpapagaling dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng mapaghimalang Santo Padre Pio. Isa na dito si Brother Efren Consignado. Saint Padre Pio healed me from my heart attack in the year 2017. And until now, I thank God for I am strong, healthy, and alive, serving here in Padre Pio Parish and National Shrine. Dahil sa pagpapagaling ni Santo Padre Pio, lalong dumami ang mga tao na naniniwala sa kanyang mapaghimalang pamamagitan. Dito po sa National Shrine ni Santo Padre Pio ay maraming himala nang naitala. Mayroon pong isang kwento ng pari na may lupus na gumaling. Mayroon din pong kwento ng isang brain surgeon na laging nagdadasal muna kay Santo Padre Pio para sa successful execution ng kanyang surgery. At marami pa pong iba. Maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Dito sa National Shrine ng Santo Padre Pio, nagsasagawa kami ng pastoral at social programs para sa mga kapuspalad, may mga karamdaman, mga nangangailangan, mga nahihirapan at nagdurusa. Isa po sa aming layunin ay makatulong sa iba't ibang pamamaraan. And God's generosity is manifested in many, many ways. His grace truly abounds. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong bukas ang puso at patuloy na nagsisilbi at handang tumulong para sa paglago ng pambansang Dambana. Ngayon ay makikilala natin ang 23 college scholars para sa taong panuruan 2022-2023. Pangarap ko po maging isang architect. Ako gusto ko maging isang marketing manager. Nais ko po maging isang IT specialist. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap ko maging isang entrepreneur. Gusto ko maging isang certified public accountant. Nais ko maging programmer. Tulungan niyo po ako maging IT specialist. Pangarap ko pong maging isang piloto. Gusto ko po maging isang electrical engineer. Nais ko pong maging isang teacher. Tulungan niyo po akong maging isang guro. Pangarap ko pong maging software engineer.
Gusto ko pong maging isang guro. Nais ko pong maging isang pulis. Tulungan niyo po ako maging isang accountant. Pangarap kong maging pulis. Gusto ko pong maging isang magaling na guro. Nais ko pong maging magaling na inhinyero. Tulungan niyo po akong maging abogado. Pangarap ko pong maging bumbero. Gusto ko pong maging isang psychiatrist. Nais ko pong maging engineer. Sila ay nahirang hindi lamang batay sa kanilang academic performance, kundi gayon din sa kanilang paglilingkod sa simbahan at pagsunod sa mga panuntunan ng pagiging mabuting scholar ni Santo Padre Pio. Katulad na lamang ni Ana Maria Palillo na taga Santa Elena, City of Santo Tomas, Batangas. Kasi yan lang po yung isang bagay na lagi sinasabi sa akin ng papa ko, na may pamamana nila sa akin. Wala po kami tapat na mapagkukunan. So yan po, yun po yung nagiging motivation ko po para po makapagtapos po ng pag-aaral. Sa amin po magkakapatid na lang yung dalawa. Ipapalad po at kakayanin. Sa amin magkakapatid po. Ako lang po yung makakagraduate na sa college po. At bilang isang anak po, gusto ko po maranasan ng magulang po no makyat sa stage, hindi po makahawak po ng totoong diploma. Sobrang sobra pong laking tulong na makasama ako sa Eskola ni Pio. Sa simbahan po, sa mga tao sa likod ng programang ito, sobrang thankful po ako kasi isa po kayo sa mga dahilan kung bakit magpapatuloy at papatuloy pa rin pong tuparin yung mga pangarap ko. Dumagdag po kayo sa mga nagbibigay ng lakas ng loob, mga rason kung bakit andito po ako. Nananatiling nakatayo, lumalabat po para sa pangarap. Ang inyo pong suporta ang magiging daan para matupad ang kanilang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sana ay tulungan nyo kaming makamit ang aming mga pangarap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang maihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at agaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael at Anghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19.
kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampun sa iyo, mahal na ina ng Diyos at aming ding ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagitin sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalasa'y nililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang managaalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manangawa na ang laganap na bigating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para buksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalanghalang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdob sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yabusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salo upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis sa Birheng Maria. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Golden Jubilee Prayer for the Archdiocese of Lipa. Renew us, O Lord, as we gratefully recall your history of providence in our ecclesiastical province of Lipa, and so rejoice at the golden jubilee of your faithfulness and love for us all, albeit unworthy as we all are. Ever merciful Father, bear with us. Bless us with the best of our ability to do more and to have more for others, so that we may be more for you. May your Holy Spirit continue to guide us in our resolve to go deeper and farther in our journey of faith in witness to that fullness of life in you. Gift us with new fervor and new methods as we, in union with the Holy Father, Pope Francis, welcome the new dawn of a synodal church. This we ask you through Christ our Lord. Amen. Saint Joseph, pray for us. O Blessed Mother, Our Lady of Kaisasay, pray for us.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Upang mapanatili ang solemnidad ng Manalamisa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat, sumabay sa pangbungad na awit. Ngayon magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, ating ipinagdiriwang ang paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo. Mga naging kahalili ni Pablo sa pagpapangaral ng mabuting balita. Naaniyahan din tayo na maging tagapagdala ng mabuting balita ni Kristo, maging tagapaglapit ng ating kapatid sa Diyos at magbigay ng pag-asa ng buhay sa langit. Sama-sama nating hilingin ang kapatawaran sa ating mga nagawang pagkukulang upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapating mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtam natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, minamahal kong anak.
Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya silang ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalango ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kumayo kayo, sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po dito sa Pambansang Dambana ng Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong pagbisita, pagdalaw sa banal na lugar na ito. Alam kong mayroong kayong mga dalangin, naisin, mga biyayang nais makamtan mula sa Diyos. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo. Sila ay mga naging kasakasama ni Pablo sa pangangaral ng mabuting balita. At ang kagandahan nun ay yung aral na mayroong itinuro si Jesus kay Pablo na aral lamang itinuturo ngayon, ano? At binibilin, iniiwan kina San Timoteo at San Tito. Si San Timoteo ay naging obispo ng Epeso, si Tito naman ay naging obispo ng Kreta. Ano? Kumbagay, yun yung kanilang naging gampanin bilang mga tagapangasiwa ng simbahan. At hindi lamang tumitigil sa kanila yung pangangaral na yun, kundi isang malaking hamon na itinuturo't iniiwan sa atin. Sa mabuting balitang ating napakinggan, sabi doon ay, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa." Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya ang sabi doon ay, ipagnalangin nyo sa may-ari ng ubasan na magpadala ng mga manggagawa. Mga minamahal na kapatid, sa mundong ginagalawan natin sa ngayon, naway makita natin yung ating papel, yung layunin ng ating pag-iral. Alam nating maraming dapat haraping problema sa tahanan, no, sa ating pamayanan, pamahalaan, pero sino yung magiging tugon? Sana tayo yung maging tugon do sa dasal na maging kaisa sa tagapag-ani o bilang mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Sa unang pagbasa na ating napakinggan,
Naroroon yung paghanga at pagkapasalamat ni Pablo, kanino? Sa pamilya ni Timoteo. Sabi niya, hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong lola, Loida, at ni Eunice na iyong ina. Ang ganda noong pagkilala ni Pablo, no? Doon sa pamilya ni Timoteo. Nung hinirang siya na maging obispo ng pinatungan ng kamay at isugong bilang tagapangaral, una na munang tingnan mo yung pananampalatayang yun ay naranasan na pagyaman mula sa pagtuturo ng kanilang lola, ng kanilang mga magulang ni Eunice, no? Kaya kung babalikan natin, mga minamahal na kapatid, yung pamilya na mayroon tayo, kumusta ang pagtuturo ng pananampalataya? Kumusta ang pagsasalin at pagpapamana ng pananampalatayang ito? Naalala ko po tuloy yung aking pinakumpisal na isang lola na magdadasal sa simbahan, himamatayin, naghihingalo. Nung akin siyang pinapahira ng Santo Olio, siya ay hindi mapalagay, mapakali. Inaabot niya yung bag dun sa kanyang dingding, dun sa dingding ng kanyang silid, ng kanyang kwarto. Pilit na inaabot yung bag. Nung kinuha ng kanyang anak, alam niyo kung anong laman? Hindi titulo ng lupa. Hindi rin susi ng sakyan ni bahay. Hindi pera. Hindi kayamanan. Kundi alam niyo kung anong laman? Lumang dasalan. Lumang dasalan. Ano? Ang tanong ko sa mga anak ay ganito, sino ang nais magmana? Sino ang nais umangkin? Walang nakaimik. Siguro kung yun ay titulo ng lupa, taas ang kamay. Ano? Baka mag-agawan pa. Baka pag-awayan pa. Ano? Mga minamahal na kapatid. Isang napaganda't konkretong halimbawa na katulad nito, nakikinanlin lagi ng simbahan na magiging tugon do sa pagpananalangin natin sa may-ari ng ubasan na magkaroon tagapag-ani sa kanyang ubasan kung tayo rin sa ating tahanan ay nagtuturo, nagsusumikap na ano? Na ituro ang pananampalataya, na ituro ang kabutihan, na ituro ang paggawa ng mabuti sa kapwa at ang pagsusumikap na maging tagapaglapit ng ating kapwa sa Diyos, na maging tagabigbigay ng pag-asa, no, na mayroong buhay doon sa langit na naghihintay sa atin sa kabila ng pagdanas natin at pagharap sa mga krus na pasanin at pagtitiis na ipinapasaan sa atin ng Diyos. No? Ito yung panyaya para sa ating lahat. Kaya naman, sa patuloy nating pagninilay na ito, naalala ko rin yung habang kami kumakain ng almusal, yan pong Chapel of Reconciliation, nakakatuwang bahagi ng shrine. Ano? Ang sabi ng isang pari naming kasalo ay ganito, tuwang-tuwa siya na magpakumpisal. Bakit? Mayroong isang pamilya na nagkumpisal. Tatay, nanay, mga anak. Tingnan niyo, no? Nakakatuwa. Bakit? Dahil naghahangad ng kapatawaran, ng paghingi ng tawad sa mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, kapayapaan ng handog, ano, naman ng Diyos sa lumalapit doon, at kabanalan naman ng pamumuhay bilang mag-anak ang ipinahiwatig noon. No? Nakatuwa na mayroong ganoong pamilya. Salamat ho kapag kay pamilyang pumupunta rito, maging kanina ho may nag-iiyak na bata, pero salamat nang di rito. Ano? Itinuturo na natin yung halaga ng ating pagdiriwang, ng halaga ng ating pagkakakilanlan bilang mga mananampalataya. Ito ang patuloy na itinuturo sa atin ng simbahan mula sa mga aral ni Kristo. At naway laging makikilala tayo at magandang makilala dahil doon sa ano, sa pagsumikap ng pananampalatayang ito'y pagyamanin mula sa ating lola, sa nanay, maging sa mga anak sa pagbabahagi nito sa ating kapwa. Hilingin natin patuloy sa mga santong ating pinararangalan ang biyaya ng katatagan, ang pagsumikap na tunay na maging saksi
at tagapagbahagi rin ng pananampalatayang ito sa ating panahon. Nawa, tayo yung maraming tagapag-ani sa ubasan ng Panginoon. Tulungan nawa tayo lagi ng panalangin ni San Padre Pio sa mga pagsumikap nating ito. Pagpalain tayo ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nahula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatibig. Ayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para sina San Tito at Timoteo ay magunita. Si kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at si katatupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Tito at Timoteo ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulat. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa mala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natibos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kapahamakan.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin nyo. At sumayin nyo rin. Pagbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahang makiisa sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsisipakinabang ay dumadalangin. Ang pinanggalingan ng ulirang naming sina San Tito at Timoteo ay maipahayag namin at ang itinuro niya nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Prelsina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangilangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kayo po ay aming inaanyayahan araw-araw para sa pangumagang panalangin tuwing bago magsimula ang unang misa at gayon din naman tuwing ikwalo ng gabi para sa banal na oras upang ipanalangin ang inyong mga intensyon ay sinusulat sa mga sobreng inyong inihulog sa mga donation boxes. Ikatlo, bahagi ng pagganais na pambansang Dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusion, tayo po ay may iniimbitang professional sign language interpreter tuwing ikapito at ikasyam ng umagang banal na misa kapag Linggo. Ang lahat ng ating differently abled na mga kapatid ay inaanyayahan. Ikaapat, ang St. Francis de Sales Seminary sa Lipa ay handa na muling tumunggap ng malalaking nagnanais maghanda para sa pagpapari. Makipag-ugnayan lamang sa kanila sa pamamagitan ng contact details sa screen o kaya ay sa opisina ng ating parokya. Ikalima, isang paanyaya para sa lahat ng mga kabataang lalaki na nagnanais maglingkod bilang altar servers. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya o sa mga contact details na makikita sa screen hanggang ay 28 lamang ng Pebrero. Ika-anim, mga kapiyo, sa darating na 14 ng Pebrero, mula 5 ng umaga, ay gaganapin dito sa ating parokya ang Kapibyo Peb Ibigran, Puso para kay Padre Pio. Ito ay isang charity work na may layuning suportahan ang pag-aaral ng mga scholar ni Pio at ang pangailangan ng ating simbahan. Para sa magnanais lumahok o magbigay ng suporta, makipag-ugnayan lamang kayo sa ating opisina o mag-register online gamit ang Google Form na makikita sa screen. Maraming salamat po at mangyaring panatlihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo